you know. Alright guys, kumusta, kumusta? Welcome back to our channel. Ito, andito po kami muli, ang siya si Mr. at si Commander. Ayun siya ngayon. Guys, may isi-share kami sa inyo ngayon. No? Nakakatawa ito nga isi-share namin sa inyo. Kaya tapusin po ninyo itong video na ito kasi, guys. Nanalo daw kami ng video nito. Ayun. Yung nakaraang araw pa kasi, meron po kami na-receive na text message na nanalo daw kami ng, ano ba yun, 600 na, parang gano'n, no? 600,000. 680,000 pesos. Siyempre, napaisip ko, wala naman kami sinasalihan na, naman eh, gano'n. Kaya naisip ko naman, siyempre, scammer. Tapos, since na nagbablog kami, naisip ko na, sabi ko, parang kaya natin itong scammer na ito, paasahin natin. Yun, minaisip namin. Kaya, siyempre, kinix namin eh. Yung kung ano yung instruction niya binigay dun sa text message, na-replyan namin. Kaya tumawag po siya. So yun, isi-share po namin kung ano po yung pag-uusap namin ng scammer. Kaya, panoorin po ninyo ito guys. Napakaganda po dito. So, tara! So ito guys, paprank natin, pinaprank natin yung scammer. Isis natin, pasakayan natin ang uso ito. Details, name, pangalan ko na lang. Christopher Pias. Then, age. So, age, gawin natin 30. Yan. Kahit medyo matanda na tayo. Ano sumunod? Age, work. Lalagay natin work is kwan. Hindi. Attorney din. Hindi, kasi pag sinabing attorney, hindi na magre-reply to eh. Gawin natin kwan, SG lang. SG. O kaya hindi, ano na lang, para medyo malakas ang loob niya manloko, gawin lang nating driver. Tapos, village work location, SGDM. Yan, ayun na nga eh. Hindi, ano lang, location lang. Hindi naman na. San Jose Del Monte pa lang pwede na yan. Location, date of birth. December 10. Yan. December 10. Ay, hindi. Pag December 10, pag age 30 ako, ilang 19 ano yun? Minus 1 ba yun? Pati ba, birthday pinapagod? Oo, wala na di ba yan? Ano 19? Basta December lang. Hindi, papagawin ko na lang ito. Hirap mag-ano eh. Yan. So, send na natin. Wala na ba? Kompleto na ba? Send. Ayan guys, na-send na natin yan. Update namin kayo kung anong susunod na mangyayari. Hello, sino po ito? Si Atty. Lea Costa po. Hello po. Hello po. Ikaw ba nag-text dito na Loli? Maraming salamat. Paano po makuha ang friends mo? Tama? Opo. So, matanong ko lang siya, interesado mo sa namin or willing po ba kayo na mag-hiri ko? Oo oh, naman po. So, bali, paano po ba ito makiklaim? Ha? Paano po makiklaim? Madali lang po ma'am kung susundin mo lang ko, okay? Ah, sige. Ano po yun? Kung interesado ko ma'am, no? Magpasas muna na ng details ko, ha? Okay? Details to look na. Ano po ma'am? Hello? Kung interesado ko ma'am,
magpasa ka muna ng details na, okay? Anong detail? Okay. Sige, ng buong pangalan, edad, address, at trabaho mo, okay? Okay. Pagkatapos, don't forget to call me back again at tawagan mo ko, okay? Wala akong pantawag. Mag-text na lang ako, tapos tawagan nyo na lang ulit ako pag na-text ko na. Sige, okay, good eh. Kunti pantawag lang eh. Sige po, ma. Sige po. Hintayin ko lang, mama, okay? Okay, sige. Sige po. Hello po. Hello, ma'am. Hello po. Hello. Hello po. Sino po ito? Ha? Sino po ito? Maria Anacosta po. Sino po? Maria Anacosta. Ano po ang kailangan niyo, sir? Dami yung asawa mo, sir. Ay, nasa labas po eh. Ano po bang pag-usapan niyo kanina? Sabi ko siya magpasa muna ng details. Wala pa rin eh. Ah, details? Kayo po ba yung nag-text dito? Ay, tungkol doon sa price na dapat ma-claim. Confirmation na sa GMI 7, tama? Opo, opo. Opo, sige po. $680,000. Opo, kaya nga po eh. Sigurado po ba ito, sir? Totoo to po ito, sir. 100% katotohanan po ito, okay? Opo, opo. So, yung details lang po, yung details lang po ang i-send namin. Sumatanong po lang sa interesado sa kanalang, are willing po ba kayo na mag-claim ito or hindi po? Well, sir, sino ba naman nung hindi magkaka-interesado na nanalo ng ganyang kalaking halaga? Interesado po, sir. Interesado ko, sir, magpapas muna ng details, okay? Okay. Iti-text mo na lang po ba? Oo po. Sige. Yan ang buong pangalan, edad, address at trabaho niyo, okay? Okay po, sir. Right away, sir. Ipapadala ko na po yung details. Okay. Salamat po. Thank you, sir. Okay? Sige po. Bye-bye. Wait lang, sir. Tingnan ko muna. Opo. Napadala ko na po yung kwan. Details ko po. Ikaw ba si Christopher, sir? Tama? Ako po. 41 years old. Trabaho ko in driver. Yes, sir. Matanong ko lang si sir, may anak ka na ba, sir? Sa ngayon po, wala eh. Wala pa ho eh. So, single o married? Married po. Married. So, may valid ID ka ba, sir? Meron po. Meron po. Anong ID na yan? Driver po. Driver's license. Opo, driver's license. Okay na yan ha, okay? Opo. Makinig ka, Christopher, ba? Baka nagtataka ka. Bakit kayo nanalo na wala ka man sinasilan of any kind of trouble? Opo, naisip ko naman yun. Ha? Naisip ko naman yun, sir. Hindi ka, okay? Opo. During 4 years anniversary ng Mama Win, nag-contact po si Sir Willy ng Parapol bilang second prize winner. Worth of $680,000, okay? Opo. So, nagpapasalamat na umabot kami ng 4 years anniversary sa GMA 7 at para mapasagawa namin ang parapol ni Willie, kumuha kami sa NTC. Alam mo yung NTC, sir? Oo, alam ko po yung NTC, sir. Ano po? Ayun po yung kwan, di ba dyan na ina-approve yung mga kwan? Oo. Okay. Ang NTC, sir, no? National Telecom Communication, okay? Oo. Doon kami kumuha ng almost 600 mobile number through to Luzon, Visayas to down Mindanao, okay? Pagkatapos, nilagay namin sa GIA electronic machine at maswerte mo nabulat ang number niyo, okay? Napili po, wala, parang gano'n. Tapon. Oo. So, alam mo po ba, sir, na bakit ka nanalo? Hindi pa ako, sir, hindi pa ako. So, makinig ka, sir, okay? Opo, opo. So, may dalawang ko-option ibibigay sa'yo, Sir Christopher, okay? Opo. First option, Christopher, no? Pwede kang mag-personal claim dito sa aming tanggapan dito sa Camuning Street, Manila, Quezon City, okay? Sa 7 po mismo yan, Channel 7 mismo. Opo, sir, opo. Tapos? Ano po, sir? Opo, opo, nakikinig po. Opo. Second option naman, Sir Christopher, no? Pwede yung tinipadala kahit anong branches, kagaya ng Palawan, Western Union, LBC, Smart Money. Pwede ka sa lang option, sir, kung saan ang komportable po. Siguro doon na lang po sa, claim ko na lang sa mga
padala kasi mas comfortable po ako. Saan po sir? Sa Palawan ba or Smart Money? Palawan po sir. Meron po kasi dito malapit eh. So nakaspera ba tayo ng kapalan ng pera sir o nag-claim ng pera? Opo. Matinig ka sir, Cristo Pera, okay? Sige po sir. Sa pag-crash ng pangalan mo, Christopher, kinakailangan po namin na sapat na remaining balance, okay? Oo, remaining balance. Okay na ba, Christopher, na makagastos kayong ato almost 300 pesos regular load, okay? Para saan po gagamitin yung load, sir? Yung 300 pesos mo, sir, Christopher, natawang yung Bangko Sentral ng Pilipinas para mabigyan ka ng tracking code number, okay? Ah, tracking code. Pero huwag ka magala sa may gastos mo, Christopher, no? Subject for refundable, taga-kuha, commission and audit. Wala kang may kasagit piso sinti mo, sir, okay? Naisindihan ko. So, matanong ko lang sa inyo, sir, inaasahan mo nun mo nga, sir, hindi po? Ano po, sir? Pakiulit? Matanong ko lang sa inyo, Christopher, inaasahan mo namin nun mo ngayon or hindi po? Ay, Lord, oh, eh, siyempre, pupunta po ako dun sa may labas, eh. So, malapit naman load station ng Sir Christopher. Meron naman, no? Meron po. So, matanong ko lang kay Sir Christopher na inaasahan ba ng load mo ngayon or hindi po? Sa inyo lang po. Kasi may ilo-load ko pa ho yan, eh. Anong lang po? Ilang oras ko mag-itay sa load mo, Christopher? Ay, wala naman po sigurong oras kasi hindi naman malayo. Mga minuto lang, mga 15 minutes. 15 minutes? Okay. So, makinig ka, Christopher, ha? Sir Christopher? Nakikinig po. Itong company na tinatawagan ko, ito po yung paparlo naman 300 pesos regular load, okay? Ah, regular. Oo. Kung magpapalod tayo, Christopher, anong sasabihin niyo, Christopher? Regular load po yan. Anong sasabihin mo sa load po? Anong sabihin mo? Wala naman akong sasabihin. Parang personal load. Walang ibanggit yung panalo, Christopher, okay? Okay, siyempre. Ano yan? Confidential. Alam mo na yung panalo, Christopher, no? Kapag pera pinag-uusapan, nakakasilaw on, nakakainit sa masamang tao, okay? Ay, be silent to be quiet ang tayo, ha? Ayaw kitang ilagay sa alangan itong transaction ng tech, Christopher, ha? Okay? Naintindihan ko. Sige. Hintayin ko lang 15 minutes, sir, ha? Okay? Okay. Yung po bang number na ginamit nyo ngayon? Diyan ako mag-load. Opo. Sige, po. Hintayin ko lang 20 minutes at 15 minutes, sir, ha? Okay? Tawagan kita balik, ha? Okay? Tapag nakasing, ha? Okay? Okay. Sige po, sir. On the way na ako doon sa tindahan. Unang-una sa lahat, Christopher, no, magpapasalamat tayo sa mahal ng Panginoon na binigyan ito ng God bless, ha, okay? Opo, normal po yun. Normal po. Ito na po yung big opportunity para makakangkoy sa kirapan, Christopher, ha, okay? Opo, sir, opo. Sige, Christopher, ibaba ko muna ang phone ko, okay? Okay, sige po, sir, pakiantay na lang po yung load. Sige. Advance congratulations, Christopher. Opo. Nice talking around po. Bye-bye po. Bye-bye po, sir. Bye-bye po. Okay. Hello, sir. Hello, sir. Sana po, sir. Lumabas ako kanina, sir, eh. Dito sa may... Lumabas ako kanina dito sa may malapit. Wala silang regular load. Lalapas ako mamaya doon na lang sa may highway pagkita ko ng buwan. Sir, itong panalo mo, sir, no? Ngayon po naka-schedule, okay? Ano po? Maya-maya lang, sir. Kasi nga, lalabas ako mamaya, doon na lang sa may highway. Kasi wala rin yung sa malapit. Wala silang regular load. Hindi naaabot yung load nila. Pag doon na lang sa may labas. Mga ilang muntang kumitin sa load mo, sir? Kasi aalis po ako ng kwan na mga launa. Magsiservice kasi ako eh. So, pag nabas ko na lang po, pag na may nadaanan ako doon sa tindahan, doon na lang po ako magpapaload ng regular load po. Mag-aasa lang kami sa wala, sir, ha? Oo. Ano lang, wala kasi rito eh, sa malapit. Maliit lang kasi yung tindahan dito eh. Kaya wala silang regular load na gano'ng kalaki. Mga, ano po, sir? Hello po. Mga 1 PM po, tama? Pakalis po ako ng alauna. Tapos, so, mag-aasa lang kami. Hello, sir. Super. Maka-aasa lang kami sa wala, sir, ha? Opo. Sabi mo kanina, 20 minutes. Pantay na dumating. Pantay na lang po, sir. Sigurado po yan. Sige. Pantay lang po. Makating load. Hello po, super. Opo. So, kapag nakarating load, tawagan mo ko, ha? Okay? Sige. Tawagan ko na lang po kayo pag... Dapat tawag. Sige, maglulot ako. Hintayin ko lang.
Oh, sige, hintay po mga alaw na, okay? Apo. Sige po. Salamat. Sige, bye-bye. Sige po. Ba- oh, you're welcome. Bye-bye po. You're welcome. Bye-bye. Hello, sino po ito? Hello? Sino to? Sige, ano ko sa po? Oh, bakit hindi na po kayo nagtumawag kahapon mula nung maludan kayo? Saan po? Eh, yan pong number pong gamit ninyo. Niludan ka na po kahapon yan, eh. Bakit hindi po kayo kumakontak noon? Tapos tinatawagan ko kayo, hindi na naman po kayo makontak. Wala naman dumating load dito, ma'am, eh. Pinaludan ko yung number na yan. Sabi mo yung number na yan, ludan ng regular 300. Tapos nang pagka-load, nag-text ako sa inyo kung pumasok na. Tapos di kayo, kayo nagre-reply, di kayo tumatawag. Kaya nag-load ako ng pantawag, kinokontak ko kayo, hindi ko na kayo makontak hanggang kaninang umaga. Yung araw na to, yung araw na yun, ma'am, may conference meeting po kami sa panalo nyo. O, paano so, yun ngayon? Paano, ano nangyari doon sa 300 na niload ko? Paano kung mababalik yun? So, yung 300 times regular, ma'am, hindi naman naabot, wala naman dito, ma'am, eh. Nagpalad ako kahapon ng 300. Wala naman naabot, ma'am. Pumunta pa ako ng labasan kasi walang regular dito sa may amin, sa bayan pa nag palud ng 300 na regular dahil yung mga retailer dito hindi naglulud ng 300. Tapos ikinukontak ko kayo, nag-text ako, sabi ko, kung mag-text kayo, tumawag kayo kung natanggap niyo na yung ano, hanggang kaninang maga, hindi ko kayo makontak. Wala naman eh. O paano yun? Paano yun? Ano nangyari doon? Ba't ganun? Paano na mababawi yung load ko ng 300? Ano yun, nagastusan lang ako ng ganun lang? Ano number yun, ma'am? Ano? Number yung kahapon, ano po? Anong kahapon number kung anong kahapon? Ito yung number ko na tinatawagan mo, tapos ito yung number, sabi mo, yung ginagamit yung pantawag, yan yung luludan. Diniludan kita kahapon, mula nung niludan kita kahapon, hindi ka na kumontak. Sabi mo, tatawagan mo kami. Wala naman naabot ng load dito, ma'am. O, eh, paano nga yun? Paano nangyari yun? Tapos, eh, ako yung kumakontak sa'yo, ako yung tumatawag, di ka makontak kahapon. Kaya mo yung loader, ma'am, na hindi naabot ng load mo dito. Wala naman, ma'am, eh. O, paano nga yun? Ano na yun? Kumusta na yung niload ko? Saan na pumunta yun? Sa kapitbahay? Sabihin mo yung nagpapalood ka, sabihin mo, pakidubuntik lang doon, okay? Wala naman, ma'am, eh. Kung nandito, bro, tatawagan kita kahapon. Ayun, ikaw nga yung tinatawagan ko kahapon mula nung kinontak kita eh. Mula nung niludan ko, hindi kita makontak-kontak. Tapos hanggang kaninang umaga, tinatawagan kita. Hindi na nga ako mapakali. Nahaway na nga ako nung asawa ko dahil pinaludan kita. Hindi naman pala sigurado. Anong number na yun, ma'am? Yung papaludan mo? Ay, ito, itong gamit mo na to. Wala naman naabot ito, ma'am eh. Ay... Paano nga ngayon yun? Naludan ko na, naibigay ko na yung load. Sabihin mo yung loader na paki-double check doon, okay? Tapos pagkatapos kitang loadan, hindi ka na makontak. Sabi ko, wala abot ng load dito. Mga, tingin ko sa walong mami. Pinapagalit niya ko ba? Ikaw ang mga ano dyan, huwag kayong mangluloko kasi ano eh, nagpa-load-load kayo tapos di na kayo makontak. Kung nakarating load dito, tatawagin na sana. Ba't wala load dito nakarating? Ay, bakit nga kasi hindi kayo makontak kahapon mula nung niludan kayo, hindi kayo makontak? Dadaya yata kayo, nanluloko yata kayo, pagkatapos kayong ludan ng 300, hindi na kayo makontak? Tapos sasabihin mo...